check mo to sa score. Dako kayo, dako kayo, ano, ano, ang si Oscar, si, si Gidlagan, ako lang si sunod. Kung patibayan lang ng katawan, panga, at may puso sa isang larong boxing, hindi magpapahuli ang Filipino at Meksikano dahil isa sila sa greatest rivalry sa sports ng boxing. Isa na si Juan Manuel Marquez at Manny Pacquiao na kung panonoorin mo ang laban ay patas na patas, lalo na kung mag-cross ang kanilang landas dahil sa mga pinapakita nilang tibay at lakas sa ibabaw ng ring na walang kapares, kagaya ng laban ni Genesis Cervanya at Oscar Valdez. Sulit na sulit ang oras mo kahit panoorin mo ng ilang beses. Ang masasabi ko lang sa laban ni Oscar Valdez kontra kay Genesis Cervanya, dito sa early rounds, madaming binibitawang power punches itong si Valdez. Sumasagot din itong si Cervanya pero hindi ito makatama ng sulido. Kung usapang depensa naman, itong si Cervanya, umiilag siya at umaatras. Pero minsan, tinatanggap niya lang ang mga atake ni Valdez. Hindi mo dapat ito gagawin, lalo na kung puro power punches ang binibitawan ng kalaban mo. Pero syempre, hindi natin alam ang plano ng isang boksingero. Maaari sinusukat niya lamang ito kung gaano nga ba kalakas sumuntok ang kalaban nito. At ito naman si Valdez, gumagamit din ng head movements at footwork dahil napakadelikado din ng power punches ni Cervanya. Kailangan mo dapat ng magandang depensa at distansya. Pero itong si Cervanya, napakatapang at ako'y napapahanga. Dahil hindi lang siya matapang, sobrang tibay pa ng panga. Kahit ramdam niya na ang suntok na mabigat at malakas, at si Valdez pa ang makikita mong umaatras. Sa larong boxing, delikado kung ikaw ay madadali. Dahil bawal dito magkamali. Huwag na huwag mong ibaba ang dalawang kamay mo. Dahil napakadelikado yan kapag mahuli ka ng malutong na suntok kagaya nito. Ang kulang lang sa talento ni Cervanya bilang isang boxer, hindi siya masyado gumagamit ng counter. Pero ang maganda lang kay Cervanya, kapag makakuha siya ng magandang patama ay hahabulin kanya. Siguradong maduduling ka. Kung mahina ka, babagsak ka. Nagulat ako dito nang pinakawala ni Valdez ang kanyang malakas na left hook. Agad naman kinabagsak ni Cervanya. Pero buong tapang bumangon para ituloy ang laban. At walang takot saluhin ang binibitawan ni Valdez na kaliwat kanan. Kahit hilong-hilo na ito, hindi pa rin umaatras ng todo palayo. Sa halip na umatras na lang, pumapalag pa ito at malakas pa rin ang tuhod na nakatayo. Ang ugaling ipinakita ni Cervanya dito, hindi natatakot sa mga power punches na sinasalo nito. Dahil makikita mo talaga na pressure fighter itong si Cervanya, mahilig sa kalaban, dumikit. Ang maganda lang sa isang pressure fighter, kung mahina lang ang stamina ng kalaban mo, matatakot sila at susurrender.
Pero kung talentado ka sa head movements at footwork, ang isang pressure fighter ay hindi na ito mag-work. Hanggang sa naubos na ang pasensya ni Valdez at pinatikim niya ang pinakamalakas na suntok kay Servanya. Embes na masaktan itong si Servanya at umatras, pumalag pa ito at bumawi ng madaming kaliwat kanan na malalakas. Tinamaan na naman si Servanya pero sumenyas pa ito na parang wala lang at agad naman nakipagsabayan. Tiningnan niya agad si Valdez kung okay lang ba siya at parang batang kakatapos lang maglaro pabalik sa corner niya. At kapag gumaganti naman si Valdez, kayang-kaya ni Servanya ang lakas niya. Dahil ramdam na ni Valdez ang pagod at takot. Nang dahil abante lang ng abante si Servanya sabay ng mga suntok na malikot. Parang hinamo ni Valdez si Servanya ng walang kabado. At agad naman nagpakawala ang dalawa ng mga mabibigat na power punches. At matapos sabay nila itinaas ang dalawang kamay nila dahil masaya din ang mga audience. Masasabi ko lang, close fight ang laban. Dahil madaming power punches sa late rounds ang puntos ni Servanya na binitawan. Pero naging unanimous decision ang resulta ng laban. Pero para sa akin, majority or split sana ang resulta. Dahil close fight talaga ang nakita ng aking mga mata. At ang unanimous decision si Servanya ay hindi ito natuwa. Sa sobrang close fight ang laban, pwede dapat ito mag-rematch ang dalawa. What do you think about the fight? Ano ang pamatsyag mo sa naaway ito? Wapo ang mampang tapos. Wapo, walalingaw ang mga tao. It's a good fight and he hopes that everybody was entertained by it. And Oscar Valdez, he get a goal. Why he don't finish? Okay, so si Oscar sang naigo mo sa napuruhan nga wala mo gin lagas kag gin biradahan gyud. Pero palutro ko bas pero kakusuda. I followed through, I did, but he clenched me. And then he kept running away. Oscar changed the style for a fight in after the 7th round. What did he think? Si Oscar gin kambyo niya ang away niya after 7 rounds. Ano pa matyag mo? Wala lang, focus lang sa away, tapos ang game plan lang naman ang game plan, tapos sunod. I was focused on the fight, and I just kept on my game plan. What happened when Oscar knocked down him, stayed, and then threw the better? Anong pamasyan ko sa pagtumba ni Oscar? Pag-igo ni Oscar, sino natumba? Gusto manggil siya, pero ato dadunga na lang ano, pero kaya ko ma-perfect. May kusog siya pero kaya. Yeah, he's strong. He's strong, but I can handle him. He just kept moving away and but I can handle the punch. What do you know the score? The scores. Anong pamatsyag mo to sa score? Dako kayo ang Oscar at Gidlagan, ako si sunod. Aban si isa, pero kanik fair lang ka na yung score. Pwede. Kanik fair lang. Yeah, I lost, so I understand that I lost, but I don't understand why the scores were just so big a difference that it didn't seem fair from that. Para sa inyo mga kaskiboys, ano masasabi nyo? Leave a comment down below at pag-usapan natin yan sa comment section ko. At dito na magtatapos ang video na to. Maraming salamat. Enjoy the day. Have a good day. Keep safe. God bless. Stay tuned. Be back.